I understand you asked Father Nick Austriaco of OCTA na magbalik balik scientist. Can you give us an update on this? Medyo matagal na tong programa to eh. Ini-intensify niyo ba during the pandemic yung balik scientist? Ang hirap kasi nga, hindi naman makapagbiyahe ng ganong kadali. Kaya nag-gumawa kami ng bagong guidelines para doon sa mga short term. Yung mga short term kasi, pupwedeng 1 month lang yan hanggang 6 months. Ano? Ngayon, pumayag na kami na yung mga short term pwedeng mag virtual service, ano? Online. Okay? Basta meron silang target na mayari, ay pwedeng virtual. Hindi na muna sila uuwi dito. Kasi ang hirap, mabuti na mabuti, kamukha nung 7 dumating dito sa Virology Institute natin para tumulong na magtayo, ay dumating sila physically. Nung August 13 ay na-meet na sila. At marami pa nagkakaroon ng intention na ganyan. Okay. Sir, mga balikbayan yan, mga balikbayan na doctors and scientists who came back just for the Virology Institute to set it up. Yes. Mas marami din 7 ang interesad. Yung unang 7 na dumating na minute ko nung August 13, 4 galing sa Amerika, galing sa UK, at isa galing sa Australia. Merong tungkol sa tao, merong tungkol sa hayop, merong tungkol sa halaman. May incentives pa sila, and how do you look for them? Meron bang grupo na nag-identify kung sino yung iimbitahin? Saka ano yung meron tayong network, ano? Unang-una, yung ating mga balik scientists na ng mga nakaraang taon, may network yan. Pag tinanong mo yung mga ibang dumating ngayon, kanino mo nalaman, doon sa kaibigan ko na nagbalik scientist, ano, doon ko sa kanya nalaman na pwede pala. O kaya naman, meron tayong, halimbawa sa Amerika, meron tayong American Academy of Science and Engineering. So may network yan. Nag-uusap-usap yan. Ano? Tapos yung mga alumni ng mga universities, ano, halimbawa ang UP Visayas, gusto nila ng expert sa ganitong linya, kilala naman nila kung saan napunta yung mga graduate nila, napupunta sa ibang bansa, kinokontak nila, pwede ba kayong umuwi? Umuwi sila. Yung iba naman, nagbakasyon lang dito, bago mag-pandemic, nakita nila na meron pala silang pwede magawa. Ang kanilang sagot kasi, bakit kayo umuwi pa dito? Ang sarap na ng buhay nyo. Sabi nila, may kulang. Umaapaw na kami sa kaalaman, kailangan may mapagbigyan kami. Yun ang kanilang sagot. Makakatuwa. Do you offer them incentives? Oo naman. Siyempre, yung gastos nila pa uwi, kailangan sagot natin. Yung gastos nila pag nandito, meron silang per diem according to UN rates. At saka, at the end of their stay, meron silang cash na pabuya.